Malaking dago kang idinulot ng pandemya para sa maraming negosyante sa ating bansa. Pero alam nyo ba na meron tayong mga kababayan na imbis na malugi, aba, mas sinuwerte pa ng tagumpay ngayong may pandemya? Kilalanin ang mga pandemic millionaire sa report ni Darlene Kai. Pinusuan ng mga netizen ang TikTok video na ito ng magkasintahang Makoy at Mika. Pagmamalaki nila mula sa 5,000 puhunan, sila ngayon certified millionaryo na. Ang sikreto nila, negosyong ukay-ukay. At ang biggest flex pa nila, na-achieve nila ito sa edad na 26 at 22 pa lamang. Successful na sa negosyo, maligaya pa ang mga puso. Ako naman, sana all naman talaga. Pero paano nga ba nila na-achieve ang maging milyonaryo sa panahon ng pandemya? Para sa mga nagsasabing walang pera sa ukay-ukay, look at them now! Mula sa 5,000 puhunan, mayroon na silang sariling shop, bagong sasakyan at syempre, milyon na kita sa kanilang savings. Hanep, di ba? May mga pang-date na kami, may pang-travel, may napundar na sa age namin na ganito lang. Mm. Kasi may mga nagsasabi, ukay lang yan, ano bang meron sa ukay? Ano negosyo ba yan? Pero hindi nila alam na may pera sa ukay. 7 taon ang magkasintahan sina Makoy at Mika. Parehong varsity players. Nagkaligawan, nagkainlaban, hanggang sa nauwi sa pagiging magkasintahan. Ako, volleyball player ako. Siya, basketball player. Ako, athlete ako ng basketball player. Sabihin natin na ano eh, love at first sight. Ako kasi gusto ko matatangkad. Kaya dun, yun din ang inano. Pareho mang lumaki sa pamilyang may kaya, pangako nila sa isa't isa na paghihirapan nila ang bawat sentimo ng perang kikitain nila. Tulad din ng ibang millennials, nagpaka-hashtag risk taker sila at pinasok ang negosyong ukay-ukay. Puhunan nila, 5,000 piso. Yung 5,000 pesos na capital namin, sa amin talaga yung galing. Allowance namin. Kasi ayaw nila kami magnegosyo kasi nga parang first grad, ano bang alam niya sa pagnenegosyo? Pero tila malayo raw ang swerte sa kanilang negosyo. Dagdag pa sa kalbaryo nila ang pandemya. Wala naman talagang pumapansin, walang pumupunta, walang pumapasok, nakatambay lang kami sa isang buong araw. Bisa magtatanong kami kung ba't wala. Dahil walang customers, na problema raw sila sa maintenance ng kanilang shop. Si Nika, aminadong nagduda kung tama ba ang pinasok nilang desisyon. Binigyan na nga raw nila ng ultimatum ang mga sarili. Nag-doubt na ako, sabi ko, tama ba to? Hindi na lang tayo mag-work. Tapos binigyan kami ng, dito sa pwesto na to, binigyan kami 3 months lang. Pero para kay Makoy, laban lang. Kahit na matumal, basta gusto ko yung ginagawa ko, nandun yung passion na ginagawa ko sa araw-araw, mas okay sa akin. At dahil inilaban nila ang pangarap, unti-unti silang nakilala at pinilahan. Tapos noon, sumunod na linggo, nag-trending na hindi namin expected na parang tamad-tamad, normal na araw lang, papasok kami. Pinilahan na kami. Biglang may taong nakapila, ganun, pagbukas namin, ilang iglap lang, ubos agad. Bentahin nila sa kanilang negosyo, branded na mga fashion finds para sa inyong OOTDs sa presyong swak sa inyong mga bulsa. Ang main goal natin, maghanap tayo ng mga brand na papatok sa masa na below 500 lang, pero original lang. So para sa amin sila pumunta, yung presyo ng masa lang. Lalabas lang yan, 400 plus. Kung unti-unti nang sinaswerte ang kanilang negosyo, tila inaalat naman daw ang kanilang relasyon. Nung humawak namin ng malalaking pera, doon na test yung relasyon namin. Pero walang problema raw na hindi nila kayang solusyonan. Wala na raw titibag sa kanilang 7 taong pagmamahalan. Parang pahinga muna, mag-isip ka muna, mag-isip muna ako. Hindi natin pwede unahin yung personal problems natin, lalo na maraming umaasa sa atin. Goal nila, ibahagi rin sa iba ang swerteng tinatamasa. Kaya naisipan nila na buksan sa iba ang negosyo. Kumuha sila ng mga reseller para ang lahat makarelate din sa kanilang kwento. Nakaka-inspire po yung dedikasyon tsaka yung puso na binibigay nila sa brand nila. Deserve talaga nila na makilala. Lahat naman kami umaasa magkaroon ng 7 digits na sa bank. Best feeling namin is yung parang domino effect na hindi lang kami yung naka-achieve ng ganito. Marami kaming natutulungan, lalo na ngayong pandemic. Biggest learning nila bilang mga negosyante, patience is the key. Darating ang swerte sa tamang panahon. Sa time business na, naman talaga, mayroong time na parang kang nalulugi. Although, tatanggapin mo. Relationship goals? Check.
successful na negosyo, check na check. Ngayon, sa mga darating na araw pa, alam mo naman ang gagawin mo eh. Kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, kahit malugi ka, basta paabante lang ng paabante, may patutunguhan ka. Mula sa sweet success ng magkasintahang Makoy at Nika, tikman naman natin ang sarap ng tagumpay ng batang negosyanteng si Dominique. Sa edad na 24, isa na rin siyang certified milyonarya. Paano kinagat kasi ng masa ang kanyang food stall business na takoyaki? Lahat ito nagawa niya lang sa loob ng 6 na buwan. Siyempre, masaya kahit sino, sasaya ka dahil galing sa pagod mo yon. Pero siyempre, bago ako napunta sa ganong sitwasyon na masaya ka, dumaan muna ako sa may hirap na stage. Nagbukas ang kanyang King Bomb Takoyaki stall noong September 2020 habang nasa kalagitnaan ng pandemya. Kung susugal ka na magbubomba yung negosyo mo o babagsak negosyo mo, andun ka sa dalawang yun eh. Pero kailangan malakas loob mong gawin yun eh. Kaya ang ginawa ko, pinush ko kung ano yung gusto ko kasi ito talaga yung gusto ko eh. Hindi raw madaling desisyon ang pagbubukas ng negosyo ngayong pandemya. Lalo na ang pagsisimula. Para magkaroon ng kapital, binenta niya ang ilang personal na gamit. Nasa 50,000 daw ang naging puhunan niya. Ganoon na lang daw ang kagustuhan niyang makapagsimula para patunayan sa sarili na kaya niya at para tustusan ang pag-aaral. Second year college na si Dominique at kumukuha ng kursong political science. Kasi mahirap ang buhay eh. Kung hindi ka magiging practical, wala mangyayari. Ayoko namang umasa ng umasa sa parents ko dahil alam ko yung hirap na kumayod. Pero hindi raw madali ang lahat dahil working student, nahirapan siyang pagsabayin ang pag-aaral at negosyong sinimulan. Dumating sa point na umiiyak na ako kasi hindi ko alam paano i-manage. May exam ako, may quiz ako, tapos dumating yung point na tad-tad kami ng order sa online. Hindi naman pwedeng iasa ko lang sa staff ko. Bilang owner, kailangan hands-on din ako. May panahon din daw na halos lugi pa ang araw niya sa kanyang kinita dahil walang bumibili. Pero ang mga pagsubok na ito, ginamit niyang inspirasyon para mas pagbutihin pa ang negosyo. Dahil sa tiyaga, sa loob lamang ng 2 buwan, nabawi na niya ang puhunan. At ang milyong kita, 6 na buwan lang, nakuha na niya. Masaya ako kasi sa edad kong to, kumikita na ako ng ganong pera. Nakakatulong ako kahit papano sa parents ko. Iba yung pakiramdam na ina-achieve ka sa ganitong edad. Kada araw, nasa 8,000 raw ang kita niya rito. Nakapagpundar na rin siya ng isa pang negosyo dahil sa kita sa takoyaki business niya. Meron akong shop ng mga damit. Yun yung mga kinita ko sa mga nauna-una ko pang negosyo. Nakapagpatayo ako ng shop. Tapos eto. At ang biggest achievement daw niya, makatulong sa mga kapwa niya working student na kumita rin habang nag-aaral. Si Regine, 19 years old at kasalukuyang first year bartending student na tumatayong cook. Sobrang laking tulong po niya kasi yung sinasahod ko po, binibigay ko sa magulang ko, bili ng pagkain namin, tapos sa mga school works ko po, mga bayarin. Si Anna naman, 23 years old, ang bahala sa marketing nila sa social media. Minsan daw, binibigyan din siya ng mga tips ni Dominique sa pagninegosyo. Sabi niya, mag-isip daw ako ng business na yung wala pang nakakaalam or yung parang ako pa lang, yung unique. Ang importanteng recipe raw para lumago ang pera, mag-ipon at i-budget mabuti ang mga kinikita. Ipon ang pinakamahalaga. Huwag kang maging magastos kung hanggat kaya mong tipirin yung pera mo sa hindi kailangang gastusin. Ginagawa ko talaga yon. Ang mga ginagastos ko lang yung kailangan na kailangan. Patunay sina Makoy, Nika at Dominique na wala sa edad ang pagtatagumpay sa buhay. Basta may sipag, diskarte at tiwala sa sarili, lahat ay posible at kayang mapagtagumpayan. Ako po si Darlene Kahn, kasama sa isang bigat.